Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi, Pilipinas. Hello, world. Saan mang kayong dako ng Pilipinas nando doon at kahit sinong Pilipino na sa apat na sulok ng daigdig, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw at gabi at bine-welcome namin kayo sa bagong Saturday night episode ng Sa Panahon ng Paghilom, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito lamang sa FEBC Radio TV. At ako po ang inyong host, si Benji Coops. Tawagin na lamang pong Kuya Benji. At syempre, katabi ko ngayon live ang aking magandang co-host, Miss Josephine Reyes. Oo, live. Oh, live haman. Magandang gabi po mga kaibigan at welcome po sa ating muling programa Sa Panahon ng Paghilom dito po sa DZAS 702 FEBC Radio TV. At again, Saturday na naman tayo, no? So meron naman tayong pag-uusapan ngayong araw ito ng mga kabuluhan at makukunan ng aral or may ma-aha moment kayo dito. Napakaganda po ng ating topic again, at ito po ay siyempre binuuna naman ng team ng Healing Living Waters. At kung kayo po ay nakikinig sa inyong telepono or sa inyong laptop computer, at ito ay sa YouTube, maaari po bang kayo ay mag-like at i-share po ninyo ang episode na ito. At ganun din po kung kayo po ay nasa Facebook, we'll appreciate it if you also share, like, and also comment kung meron po kayong gustong i-comment o itanong sa ating pong panauhin o kay Kuya Benji. So simulan na natin, napaka-exciting itong ano na to. Pero bago yan, today is March 16. Saturday, 16. Whatever. Saturday. Di ba malapit na ang graduation ng ano? Yes, sa 19. Oo nga. Ngayong darating na Martes. Oo, correct. Ang last session ng Cross Current at sa Sabado, March 23, ang graduation. Ah, yeah. So finish sila ng 19 sa 20. T3 ang graduation. At exciting ang graduation kasi dyan nagaganap. Bawat small group, may presentation. O na? Yan ang tinatawag naming the creative fruit of healing. Ay, galing. Oh, alam mo ba, kapag ka you're dealing with mga addictive patterns, traumas, emotional hurts, pag na-heal siya, yung palang creative juices mo na na-suppress ay biglang lalabas, ma-unleash kayo. Ay, ang gaganda. Kaya talagang, dapat talaga mahil kasi yung gifting mo hindi makalabas-labas. Oo, kasi yun nga, nababalutan siya na kung ano-ano eh. Mm-hmm. Eh ngayon, pagka medyo na-relax ka, talagang lumalabas lahat. Yes. Wow, ang larawan ko nga dyan, parang isang beautiful canvas of painting, masterpiece. Pero sa tagal ng panahon, ay nagkaroon ng mga alikabok, hanggang sa natakpan yung magandang painting. Pero yung healing is like reclaiming that painting, nililinis at lumalabas yung tunay mo. Galing. Ganda. At speaking of ganda, yung pag-uusapan natin yung ganda ng panauhin natin. Oo. At kung paano din nalagyan ng mga alikabok. Kung paano pinaganda ng paghilom ang kanyang buhay. Kasi kala niya yung addiction. Kasi talking about addiction, yun ang ating topic pa rin. No? At alam mo, di ba ngayon buwan ng Marso kasi mainit. No? Sobra. Talagang iba init ngayon. Kasi di nyo ba napansin at sinabi to ng ating Pag-asa na bawat taon is a record hit. Talaga. Meaning, every year, every summer, binibit niya yung record ng init. So, can you imagine talagang, talagang papalapit na ang pagbabalik ni Kristo. Kasi pinapadama na sa atin, mainit pupunta nyo pag hindi talaga. Sample? Yes! kaya ngayon, yung diniscuss ng Pebrero, di ba? Iba't ibang huwad na mukha ng pagmamahal. Aha. So ngayon namang Marso, buong buwan, pinag-uusapan natin
isa sa kahuwaran ng pagmamahal na yon ay yung nag-adik-adik tayo. Oh, nagtakip nung yan. Pinagpa ng ating so, mga ano. Yeah, mga different forms of addiction. Oo. Oh, oh. So last time we talked about we have several addictions like yung ano nga gaming. Gaming. Nako ha. Napakagandang topic yun talaga. Ganda ng pag-uusap doon ngayon, di ba? Parang karamihan merong addiction At yung mga addiction sa emosyon, yung emotional dependency. Oh, yes. Ito pag-uusapan natin ngayon, yung akala natin, traditional na addiction. Madalas pag sabi addiction, drug at saka alcohol, di ba? Yes. Oo. COC also. Yes. Cigarette and all that. So, itong pag-uusapan. At kadalasan, lalaki, di ba? Kung drugs. Pero ngayon, babae yung ating guest. Teka muna, bago mo natatahan ng ating guest na yan. Mm-hmm. Ikaw ba nagkaroon ka ng ganun? Yung mga substance like cigarette, alak or anything na nagkaroon ka ng alam mo, tinry ko nung nagbo-boarding house ako nung freshman ko nung college, mga humihitid sila. Ay, humihitid ng drugs o ng marijuana o ng yosi lang. Sabi nga nung guest natin nung off-camp, pang social daw yung cocaine. Sa may budget. Sa ilong yun eh. Pero ito sa akin, Mary Jane. Ah, Mary Jane. Okay, okay. Mariwala po yun. Nakaipit pa sa book nila. Yung isa kong friend sa Bible pa niya, iniipit. Ay, sus, para daw mas holy, mas sanctified. Ano pa yan? So, ako, alam mo, tingin ko totoo to sa maraming kwento. Yes, yes. Hindi naman sa dahil gusto ko. Kasi para ma-in. Ah, oo, subukan. Imagine, na. First time kong out of the house, nagdo-dorm ako, boarding house. Tapos, it's no longer about approval ng parents ko, kundi approval ng aking mga ka-age group, mga, ano ko yan, mga teenagers din yung nandoon. No? Yun yung ginagawa nila. Pag hindi ka sumali, rejected ka. Naku, ang sensitive ko pa sa rejection, kwento ko yun. No? Oh. So, nakahitit ako. Pero hindi ko talaga nagustuhan. Hindi mo nagustuhan. Wala akong sasabi nila na high. Oo, na para akong sumakit yung ulo kong ewan. Hindi ka nagka-trip like. Hindi. Wala. Hindi ako nakarelate. So that's my first and last. Ah, okay. That's good. Mm. Other than that, wala na. Tapos, tinry ko, yung pag-inom ng alak, lalo na ng beer, na naging synonymous kasi sa akin yung beer sa pagkalalaki. Di ba? Ang slogan pa nun, ang inumin ng tunay na alak. Tapos nung natawag akong bakla. Bading, edi na... Ting makikita ko yung commercial na yon at saka yung beer na yon ay naging simbolo na yon sa akin na dito ka rejected ka. Di ba? Ito hindi ka tunay. Kasi inantok sa akin eh. So ting magiinuman talagang may trauma ko, may kaba at saka kailangan kong mag-perform. Pero talagang ayaw ko talaga ng beer kaya talagang pag nangangalati pa lang kung tama ako, I get tipsy easily. Kaya sabi ng mga barkada ko, ang beer, iniinom, hindi inaamoy. Sa Congress, pag lumalabas, inaganon ko lang, kasi para lang makasabay. Para lang binyari. Isang bote mo, buong gabi na yun. Iba nga, paglasing na, tinatapong ko pa, kasi parang may presyo. Uy! Nakakalimang bote na kami, hindi pa ubos yun, gano'n. Buti hindi ka nasama doon sa tagay-tagay. Sinasama na ako. Delikado ka kasi pagpasa sa'yo, kailangan inumin. Oo nga eh. So talagang tinatapong ko, pinipilit ko. Uy, good. Looking back, it's actually good. Kundi naka-liver problem pa ako. Oo nga, tama-tama. Buti na lang hindi ka naalala. Tsaka yung to drink it, just to be accepted. Yeah. Ikaw, ano mo? Number one, ang alak hindi pwede sa akin kasi allergic ako. Uy, hindi ka nun ba allergic sa alak? Allergic. Ako, talagang yung component na tannin sa alcohol, ako ay pass out. Immediately. Immediately. Good for you, hindi ka nabangag at nalasing. Kaya lang sa food, pag nilalagay, ganun din. So wala kailangan. Kaya yung mga gourmet-gourmet, di ba, nilalagyan ng kasi may mga food, masarap yung alak. Correct. Like yung mga fruit cake, crumb cake. Oo, di ba? Pero sa wine lang naman. Pero dun sa mga, yung medyo
konyak, yung mga ganun, pwede ako doon. Pero still, mahal yun. Di na. Okay. Pero sa Yossi, yes. If you remember when you were working. Boss ko siya dati talagang kumakain. 2 packs a day. At saka no, kasi yan. Simbolo yung pag nag-yossing babae ay alta sosyedad. Yeah. Asa sosyedad. Pero ano yun eh, parang when we are pressured, di ba? Mababa tayo sa ano. Sa, hindi kita nakita-yossing nga. Hindi ko talaga. Oo, kasi pagka nasa studio tayo, pag nag-pressure, lalabas, yossi-yossi na yan. Yung yossi na yan sa labas. Boss ka o hindi ka boss. Nag-yossi kayo dun sa labas kasi bawal sa studio. So yun na-addict ako doon kasi 2 packs a day yun eh. Ay, mako, maraming. Wow. Hindi ko din palang nanalintay sa dugo. Exactly. Tapos pagiging sa ashtray, pag wala ka na, madaling araw, nag-aaral kayo, hahanap ka doon ng hindi mo pa... Talaga. Pag, yung, gas, yung hindi pa masyado ubos. Oo. Hanapin mo, sisinghutin mo pa. Ano pa yun? Ako, exposed. Nagkalang problem ako dahil sa Congress tayo noon. Passive smoker. Yes. Mas tao nang yuyosin noon. Kaya nagka-problem. Tapos my dad, I grew up, my dad smoking. Kaya nga, ngayon may COPD siya, pulmonary disorder. Hindi pa siya huminto. Huminto na. In fact, ganun pala ang paninigarilo. Kahit 10 years ago ka nang huminto at sober ka, yung epekto nandun pa. Yes. Pa. Kaya ngayon is being pa. Treated for... Ay. So, yun ang mga addiction. And, anong epekto sa'yo ng paninigarilo mo? It feels good nung ako nag-yossi kasi it takes away stress and all that, ano? Pero... Yeah, kasi I cannot, para bang ganito ka-addict ka, pag may lalabas ng sa ibang bansa, ipapabila ako rim-rim. Crap. Tapos lalagay ko pa sa ref yan, kasi kailangan ko yan. Parang lagi akong meron ako, tsaka kailangan meron ako laging, ano, meron akong tawag dito, meron, ano, may, meron kang, ano to, reserve. Di ba? Pagka ang pack ng cigarette ko, kalahati na, naghahanap na, buwibil na ako ng isa pang pack, kasi para hindi maubos. Okay. Tapos pag mag-out of town kami, mas marami pang baong ko sigarilyo dun sa pagkain. Oo, pero yun, ano naging effect sa health-wise? Ay, may hika ako, di ba? Ay, doon ako. Oo, may hika. Oh my, grabe. Hirap ako sa hika. Nagka, ano ba yun? Yun, hika, that's one. Siyempre, yung ipin mo, nagkakaroon ng color and all that. And your skin as well. Yeah. Hindi maganda. So, at saka siyempre, there are people who doesn't like the smell. So, they stay away from you. Mm-hmm. And yun, I think it's more on the health-wise. Parang hirap kang huminga. Mm-hmm. And number two, yung pagka nagkakaroon ka ng withdrawal, ang hirap. Talagang lakad ka ng lakad. Hindi ka naman yung addict, pero parang you're looking for it. You're really looking. And you look stupid and like a scavenger. Looking at all the... Ano yun? Tawag dito yung ano yun? Yung ashtray. At maghahanap ka ng hindi pa sagad. Para lang masatisfy yung ano mo. Mm-hmm. Tsaka yung sa gabi, madaling araw, yung mag-yossi ka pa. Pagkising mo sa umaga, yun na naman ang yossi mo. Uh-huh. Then you cannot... I mean, excuse me doon sa mga ay gabi na naman. No? You cannot even go to the toilet without it. Yeah. So, yun ang naging addictive na siya talaga. Yes, alam mo na na medyo, teka mo, your life is not normal without it. Yes. Tapos, sakit ka sa aeroplano, tapos yung pinagbawal yung siyosis sa aeroplano. Naku, parang gusto mong tumalo. Kasi hindi mo lalang pagkapunta ka na Amerika, 16 or 19 hours, ganun. Paano na? So, yun, it's so difficult. It is very difficult. Something that, you know, kung sa pagkain, gutom na gutom ka rin, hindi ka makakain. At kasi ngayon, gutom ka, medyo okay ka pa. Pero ito parang iba. Pero paano mo na-overcome? Okay, yung yossi, na-overcome ko yan basically because I asked God for something. That if I give this up, I think it's about love. I gave it for a brother. Na if you do this to my brother, I will give this up. Because this is something that you know I cannot give up. So, between my brother and myself as a cigarette, I go for my brother. It is about God. It was about loving someone. It's psychic love. It's that made me do it. Uh-huh. Any motivation less than love? Would not do it. Cannot. Sabihin mo na, parusahan ka, magtitipid ka. Sabihin mo kasi kailangan ka mag-ipon. Pero kasi mahal ng Yossi. Ano pa, blue pa yan. So, parang hindi... Sa ano ka pa yan eh, sa may sobrang age mamahalta na, sa may tag dito, dyan sa may... saan nag-tear ng sedula si Bonifacio. Ganong katanda na.
Yan yung sa may Makati, yung puro imported, yung doon-doon. Talagang, PX. Oh, yung PX. Yung talagang bibili. Kahit saan, bibili. Wow. Pag kami uuwi, bili mo ko niyan. Mm-hmm. Parang, talagang blue ano. Blue seal. Oo, blue seal. Ayun. Dahil narinig yun na ang boses ng ate. Oh, correct. Yan ang pag-uusapan natin. Ang sa kanya naman ay tungkol sa addiction. Yes. Sa drugs at saka sa alcohol. At, substance. No? At pag-uusapan po natin kung ano naging epekto nito sa kanya. Yes, at tulad ni JR, paano rin niya na-overcome. Mm-hmm. Yan. At yan po ay pakikilala natin din ang ating panauin sa muling pagbabalik ng sa panahon ng paghilom. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love. Like the prodigal son in the Bible, we were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang. 702 DZAM. Ay dapat ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang panahon ng paghilom. Nagbabalik po tayo sa ating programa sa panahon ng paghilom. Ako po rin si Josephine Reyes. Kasama natin si Kuya Benji. At pakikilala natin ang ating panauhin sa araw na ito na pag-uusapan ng napakahalagang topic na kanina na bitawan namin. At ito'y may kinalaman pa rin. Sabi nga niya kay Nai, like what she said, the woman of substance abuse. Ang ganda, di ba? So, kumaga sa billboard eh, woman of substance, that abuse. I think mas bebenta yun. Magaling. Yeah. Advertising, ano ka ba? Company nagtatrabaho. Yes, no, kaya naman pala. I'm a graduate of advertising. Kaya pala. Yan. Kaya ito po ang ating papakilala. Hindi nyo akalain. Siya po ay isang postmodern na nanay, pero walang mag-aakalang lola siya, no? Kasi talagang masyadong, sabi ko sana yung groovy eh, kaya lang masyado na din. si Tenta. Pero gustong-gusto ko po itong nasa team kasi talagang kaututang dila namin at kapanahon. At siya po ay isa sa mga leaders ng Living Waters. Mm-hmm. Kasama ko po siya noong November, December na mag 1 week kami sa Baguio. Ako talagang nice. Patok siyang kasama. At patok ang kanyang anak ay isa rin sa mga naging graduates. Mm-hmm. At oo, ng Living Waters, pati yung kanyang son-in-law. Mm-hmm. No? At ito po ang ating guest ay, ang pangalan niya ay para talaga. Parang artista. Parang, di ba yung Shasha? Siya pang Pilipino, Sasa. Sasa. Kasi wala naman tayong Z sa ating buka alphabet, no? Sexy, no? Sasa. Yes. So let's welcome Miss Sasa Sarte. Para may, okay. Para tayo nasa lounge.
Sa kailan pumasok ka ng pakanta? Kaya marunong kumanta. Yeah. All right. And Sasa, good morning. Good evening. Good evening. Hi, good evening to both of you. Thank you for... Magti-thank you ba ako lang ako? Nabigla siya eh. Natensa kong bigla. Anyway, thank you for having me. Thank you. And makapulot sana ng aral talaga ang mga makikinig ngayon. Sasa, talking about addiction, ano? Yung sa'yo, substance, right? Paano nagsimula? How old were you then when you started touching those things? I mean, trying to be introduced to you as a person. Saka para alam lang ng mga listeners, pag sinabi pong substance, ito po ay alak alcohol. Yossi. Kasi baka akala nila mga sahog sa sinigang. Okay. So, it started high school pa lang ako noon eh. Mm-hmm. So, ayun. Nag-start akong ma-introduce sa alcohol because I really had a bad dysmenorrhea before growing up. And my mom advised me na to take a shot of Shoktong to relieve the pain. Mm-hmm. So, Shoktong po, ma, tapang na alak yan. Ano yun? Or yung cerveza negra. Mm-hmm. Merong cerveza negra before eh, ng San Miguel. Mm-hmm. So, it started from there. Doon na-introduce talaga yung alcohol sa akin. Mm-hmm. And then... And you're doing it monthly because monthly yung period mo, di ba? All right. So, kasi it was really so bad. Mm-hmm. Tapos... Did relieve you? Nag-relieve ka? It did, okay. Nakakatulog ako eh, nare-rest ako eh. Paano lasing ka? High school pa ako. No? Tapos, ang Yossi naman, that was also introduced to me, mga papuntang college na, but it started from the house. Mm. Kasi yung uncle ko na kasambahay namin that time, yeah. Kasi hindi naman uso gaming tsaka mga ano board games ang nilalaro namin, chess etc. Pustahan 'yon, ang premyo Yossi. 'Yun ang taya. Alam mo, you know, I had an aha kanina when she was talking about that, ano. Ang yung minsan, di ba, oh, be careful din sa mga bata sa natututunan yan sa labas. Yeah. Pero in this case, and also, actually, sa bahay nagsisimula eh. Totoo, no? Diba? Na-introduce sa bahay. Innocent advice pa nung nanay. Yes. Oh, ilan taong ka ba nun? 14? 15? Oh, diba? So, syempre, dahil... payo ni nanay. Parang you don't see anything wrong. And the mother also, to relieve you of the pain... Yeah, and it's more for medicinal. Yes. Tapos, since na-introduce na nga ako, maybe, habang tumatagal, I used it as a reason to taste some of the alcohol na naka-display but, to. Ano ba yung una mong panlasa nung tinikman mo? Nagustuhan mo siya? Eh, kasi before, meron din yung tayong tinatawag na, are you familiar with Shandy? Yung hinahalo yung beer sa Sprite. Ah, or 7 okay. Oh, narinig ko so na. Parang mild lang yung ano. Ganon, it started from there. Okay. So parang na-adapt ko na yung lasa na naging type mo siya. Oh, hanggang sa naging pure beer na siya. Sabi mo, inistro mo na yun. Nung college yun. Nung college naman, di ko na ba magitin yung school. Pero Catholic school po. Pero sa College of Fine Arts and Advertising ako, knowing that, diba, mga notorious group, andun ako sa grupo ng, alam mo na, mga makukulit din. Mga artists. So, weird daw mga artist kasi ang recess namin is nandun sa restaurant na nagseserve ng beer. Recess. Social naman ang recess. Kapag lunch, okay. After class, we go there, ano tambay. Beer talaga. Wala pang San Miguel Light noon eh. Pale Pilsen pa yun. Matubong pilsen. So para hindi mo malasahan yung paet, istrohin mo. Pero ano yun, nakakailang beer ka nung pagka-recess? Usually pag after class na to eh para hindi na kami babalik sa classroom na amoy siguro nakakaano kami 3 to 6 bottles isa sa isang tao. Wow, at lasing ka. Laki ng kinita ng restaurant sa amin. Pero tipsy ka lang o lasing ka?
eh habang tumatagal, hindi ka nalalasing. Oy, umaano na yung... Kasi, ano na eh. Yung, immune, yun, immune ka na. Una, eh, nakakauwi pa ako ng bahay. Nag-jeep lang ako. Oh my God. Talaga. Oh, can imagine. Yeah. Oh. So, those are the days na lalo lumala nung nag-eskwela ka na because it is, yes. Everybody else is doing it. Kasi sa bahay, kayo lang eh. Diba? At saka may reason for doing it because it's physical, it's health. Yeah. But at this point, it's because you are with the peer group. Yes. So, mayroong sense of being accepted doing kaya that. Kaya nangyari sa'yo. Eh, kasi meron na siyang nasubukan na motivate na siya noon. So, tuloy-tuloy na. In your case, kasi there was no motivation on your part. Ano, you just don't like it. Mm-mm. In her case, yung palette niya na educate. Yes, na. Nagustuhan niya. So, how did it progress mula doon? At the same from time. From Alak to Yossi. At ano, yung frequency? Yung frequency, every time na magkikita-kita kami magkakaklase, parang imposible yung isang linggong walang session eh. Kaya. Eh, pag-recess nga, sabi mo eh. Bakit kailangan may ganon? Bawat session nyo? Yung may inuman? Ano psychology? Pwede namang mag-belong na doing kumain. Kasi tayo, di ba, pag kami pagkain dapat. Pero bakit, sa inyo, anak, I think kasi parang alam mo yung ano nung araw dahil walang ibang libangan eh. Kundi yun lang. Kumbaga wala namang ang sine naman noon, depende lang yan kung may magandang palabas. Yeah. Mm-hmm. It was the time of Star Wars and everything. Hindi pa nga ako nanood ng Star Wars eh. Totoo ko rin, kachikit na sikat. Hindi ako makarating Maynila. Parang mas masaya kami na nandoon. Ang probably ang common ground, kanya kami nag-e-enjoy. Kasi, kanya lahat kami ngayon na thinking in hindsight na pare-parehas kami may issue sa bahay, may issue sa pamilya. When you look back at, may problema sa bahay. At it's like, escape nyo yon. Yes. That makes so much sense. And then also, you talk about, I'm sure you were just laughing about it because high na kayo. So, nagiging light sa kanila yung incident na nangyayari sa bahay. Tama ba ako? Eh, puro mga anak mayaman ang mga kasama ko. Yung mga, alam mo yun, yung mga... Yung pag-uwi mo ng bahay, wala naman ang magulang. Ganon. Yung ganong scenario. Kumbaga, uhaw sa pagmamahal, sa attention. Yeah. I was also one of those. Ganon din yung background. So, may hamang ka din? Nag-jeep lang ako. Sino makakotso sila eh. Yun, parang ganon. Parang it's numbing you from the reality. Ninanam nung pag-inom at saka barkada mo na pare-pareho kayo ng pinag-uusapan. May common denominator nga kayo. Sineshare niyo yung paglaseng? No, not really. It's just talagang nagkakatuwaan lang kami. That is our happy place. How did you know na may mga problema sila sa bahay? Ay, nasi-share na rin yan unti-unti. Hindi lang sa inuman? Hindi lang sa inuman. Hindi ba yun yung, kasi may alam ako, paglaseng lang tsaka niya sinasabi yung totoo na sa damdamin niya. Tapos pagka hindi nalaseng, kunwari wala siyang sinabi. Depende, kasi meron akong kasama na kapag nalaseng, tumatahimik. Pag normal siya, yun, makulit siya. Pero kapag nakainom na, tahimik na. Siguro na pag-isip. Ganun din, may mga effect din ng drugs na marijuana. Kundi tahimik ka, maingay ka, tawa ka, kain ka ng kain. Ngayon kasi medyo walang ganun yata kasi tayo ang, sa kanila nun, alak. Tapos sa atin nun, medyo sa generation natin, kape. Mm-hmm. Diba? At saka, I would imagine nung panahon din na yon, wala namang counseling. Yeah. Hindi ka magpa-process, di ba? Wala uso. Kang, hindi mo walang sasabihin to. Walang psychology nun. Hindi na po-process yung pain. Barkada mo ang iyong psychiatrist. Totoo. Mm-hmm. Ang routine mo lang is bahay-eskwela. Mm-hmm. Pag naman nasa bahay ka lang, lalo na for me, Saturday, Sunday, pag walang eskwela, katulong ako. Ayun, parang ako ang ano naman sa bahay. So, kaya talaga nagiging place of fun and enjoyment. Happy place nga siya. Happy now, place. Ano yung sitwasyon mo sa bahay? Ano yung family dynamic mo? Na tingin mo ay mas nakakatulak sa'yo na makipag-inuman? At also,
not to be in a strong position to say, no, ayoko. Mm-hmm. I am saying no bakit to that. Vulnerable kasi, ka? Yes, kasi sa my parents and sa yes. family namin, we've been told the value of really keeping our, you know, yung yeah. knowing the good stuff. Bak, anong sitwasyon sa bahay mo yeah. which you think pulled you there? Well, I really didn't have a very good relationship with my parents. All I know that they were good providers. Mm. Good providers sila. Check mm-mm. check yan. Diba? Kasi they sent us to private schools and all. Lima kami. Mm-mm. However, hanggang doon na lang yun. Pagdating sa bahay ngayon, diba, parang yung isa rin niya sa na-confess ko sa Living Waters na mm-mm. pag nasa bahay ako, parang ang role ko doon is I will take the role of my mom as the domestic head of the family. Yung mamamalengke, magluluto and everything. Minsan laba plancha pa, ganyan. Okay. And I also look after my younger brothers. Yeah. So, kanya talagang natatandaan ko habang nagluluto akong ganyan, parang nagkaroon ako ng personal vow eh. Kapag ako, nag-asawa, nagkapamidi, hindi ko gagawin sa mga anak ko. Pareho kayo ng nanay. Kasi para kang ginawang kapalit ng what your mom should be doing. Extended. Ikaw ba panganay? Hindi. Pero ikaw pinakamatanda sa babae? Hindi rin. Middle child ako. But ikaw yung brother, yung older brother ko tsaka yung older sister ko, they made a way to escape from the house. Hindi na nakatakas. Hindi ako nakatakas. I got stuck. I see. I got stuck also with my two brothers. Looking after them. Since middle child ako, talagang nakita ko yung kung ano yung diferensya. Tapos, minsan nga, habang nagluluto din ako, yung andun yung bigat na loob ko na sana sa pamilya ko na lang ito ginagawa. Oo, may resentment ka. So, talagang self-talk na siya. Kapag may pasok ako sa nung college, masaya ako, maligaya na ako. Kasi doon hindi ka tagaluto. Yeah. Iba yung kanyang doon may freedom siya, doon may wala siyang ginagawang kailangan, wala siyang responsibility for other people. Kasi doon sa bahay, impose sa iyo ang responsibility. Yes. Tapos, yung galit niya, kinakausap niya yung sarili niya, syempre yung sarili niya nag-agree. So, yun, talagang naghahanap siya ng masayang lugar, and that's where you got home. Yes. So, other than that, we say we started with cigarette and then alak, then cigarette, and then what developed it? Bakit, ano ba, wala nang tama sa iyo ba yung sigarilyo at alak and you tried other things? Yung bang the reason ka nagsibok? O may nag-introduce sa'yo nun? Like Mary Jane, nag-encourage. May nag-encourage, okay. And this was, this is my boyfriend. Di ba may mga, talk ka na nga, sana sa ginagawa ko na to sa pamilya ko. Pasok si potential boyfriend. Actually, asawa ko naman na siya ngayon. Okay. Kaya lang, parang instead of na makontrol, mas lalo na encourage, kasi siya user din. So, yung from nung college nang ang lifestyle is ganon, that I found the enjoyment from friends, barkada. Yes. Eto naman, nag-transition na sa jowa, sa boyfriend na naging asawa. Na hanggang sa pag mag-asawa na kami, we continued. Yeah. Sa pag-consume ng drugs and alcohol. This time, this is more emotional and romantic. That's why it's easy to really get it. And like before, yung happy place lang, barkada lang. But it graduated to a bigger... At mas naging malakas ang kapit. Naging solid. Kasi may romance na. May romance na. Merong attachment. Ano ba siya? Kaklase mo? Or saan mo siya na... Neighbor. Love thy neighbor. Biblical pa din naman. Masyado ka obedient. Oo nga. Talaga naman. Sa neighbor mo. Talagang kapit bahay. Yeah. Kumapit ka talaga. Literal ha. Literal. At binahay ka. Ngayon, sa gusto kong malaman, at anong punto siya naging addiction sa iyo? Kasi naging addiction siya dahil yung husband ko naman, dahil yung area na tinitirahan namin, that was where they grew up. Mm.
So, eh, kami lumipat lang naman kami doon during the 70s. So, yung mga, yung peers niya, yung mga barkada niya, eh, sabay-sabay sila naka-discover din ng alak, sabay-sabay din sila naka-discover ng, alam mo, marijuana and everything. Kasi yun yung panahon nung yung time na yun eh. That was the thing, diba? Yes. The 70s. Yeah, the 70s talaga. So, Beatles. Tapos, combined with yung background ko pa na ano, so talagang bibigay ako. O di, mabilis. Ayun na nga. Tapos, at the same time, dahil, gusto ko maka-escape sa bahay. Yes, sama-samang factor. Sabi ko, di, umapunta kami sa point na, mahala naman kami. Totoo naman ang pag-iibigan naman namin. Kaya, kanya nung nag-asawa kami, that was the time I felt freedom. Nung nag-asawa kayo? Oh, kasi sa isip mo yun eh, di ba? Na makakawala ka na doon. Makakawala na ako sa bahay. Kala ko makawala sa addiction eh. Question ko, nung niligawan ka naman, hindi siya bangaga? Ah, hindi naman. I hope so. Pero high siya. High nga. Ibang klaseng high. Yun, ganun. So, ngayon, nung mag-asawa. Escape yung ano mo. Mahal mo siya, and yet gusto mo rin ng escape. So, mas nagpalakas yun. But it stopped, ha? Nag-stop lang ito, yung ganun. It stopped nung nag-abroad siya. Nagpunta kasi siya ng US eh. Hoping na makakasunod kami. Actually, ilan ang anak niyo mo noon? Dalawa na. Diyan, andyan na si Kim, tsaka si Kim tsaka si Jet noon. Okay. So, nung during that time, the period of time na wala siya, so, wala din akong, clean ako. Talaga. I was just doing it with him. Okay. Hindi na yung dati tulad nung araw na hindi naman kasi ako yung tipong I will go out at bibili ko nung yung for myself to consume for myself. Hindi, lagi ako may kasama o kasabay. So before you got married, hindi ka umabot doon sa kind of addiction na ikaw lang mag-isa na kukuha ka talaga, hindi ka mapakali? Ay, hindi naman. Pero hindi, yung Yossi ang hindi mapigil. Doon ka talaga. You were doing it alone. At hinahanap mo siya talaga. Yung Yossi talaga. Magkaganak yun, di ba? Magka-pair yan. Yeah. Yossi tsaka inom. Pero yung alcohol, kaya mong na makontrol. Kailangan may kasama. Pero yung Yossi, mag-isa. Ang nangyayari before, nung wala siya at kami lang nung mga bata sa bahay, iinom ako pero ako lang mag-isa. Hindi ako yung naghahanap ng kasama. Kaya ko na yung mag-isa na ako. Papabili ako ng bili mo nga ako ng tanduan. Pag hindi po namin pinopromote ang tanduan. Walang class-class. yung para lang bilog. Bakit anong pakiramdam mo pag hindi mo ginawa yun? Malungkot. Okay. Malungkot eh. Dahil nag-iisa ka. Yung lungkot. Andun yung mga anak mo. Eh, yung mga bata naman, andyan din yung mga friends sila. So, I was really alone. Parang, okay. I felt alone. So, parang yun lang yung ano ko. Katerno nun, kung may ala ka, dapat may yosi ka. So, kailangan pala magka-match siya. Partner. Pero, na-high ka because of that. And even you're lonely, basically, you wanted to forget the loneliness. That's why you get the high of yung ala at saka yosi. Yeah, and then I go to sleep. Nawawala ba yung lungkot pagkainom? Eh, yun yung mentality mo nung araw, nung time na yun. That's the mentality. So, nawala ba o yung tipong itinulog mo lang kasi hindi mo na naiisip? Parang ganun na nga. Itinulog ko na lang. Tsaka ano yung parang tinatakpan mo lang talaga yun para mawala yung pag-iisip mo sa isang kalungkutan o namimiss. So, you would change it with another feeling. Makes you parang inanay tayo dito, kino-cover mo siya. It's like na parang nilagay mo lang sa ilalim. Pinatungan mo kasi ng iba. Yun ang, and that is where the danger is pag hindi mo kino-confront yun. Yes. And we try to cover it up by putting something else. At pag in-address mo naman, pain yun eh, no? Yeah. Sa'yo ba, ano yung, aside from yung obvious na lungkot na umalis siya, no? Ano ba yung tingin mo, even since your childhood, yung lungkot na tinatakpan ng alcohol for you and ng Yossi? Probably it was something that I didn't recognize until lately. Nung nag-living waters ako, probably it was the pain from
sexual abuse, mm-hmm. the pain from, alam mo yun, yeah. yung mm-hmm. mga nangyari pa, nung simula pa nung maliit ako. Oh. Yung, and this all happened ng, ang perpetrator ba o offender ang tawag doon is also a relative. Okay. So, it also happened from the house. Para bang ganun. So, you telling me, you didn't even think about that when you were going through all those substance and all that and try to cover it. Wala yan sa... Wala siya sa peripheral ng ano mo, ng imagination mo. Only afterwards that you realize it was has something to do with that. Yeah. Ang tagal. Bago ko na-realize yan. Actually... Kaya nga ang nag-introduce sa akin ng Living Waters mm-hmm. is yung anak ko eh. Mm-hmm. Kasi BS Psychology siya. So, pag nag-ano ko sa kanya, nagkikwentuhan kami, nag-open up kami, and we attended one seminar. Kasi sila yung nagte-training eh, diba? Nag-training. One time, we had a training na about women, and impromptu, pinag-share ako ng ano, ng something na... hindi ko pa nga matandaan kung ano yung topic eh. But what I shared was about a sexual abuse when I was a child. And that was the very first time that I talked about it. Wow. And that you was never opened that to anyone. That, how old were you na nung sinabi mo? Nasa ano na ako niya? 30s? Dito na, lately na lang. So you forgot all about it? So all those years na nung pero, and yet... When asked, that's the first thing na magsabihin, ilang significant sa'yo. Nagulat din si Kim. This is the first time she heard about it. Eh. Oo. Yeah. It was really the very first time I talked about it. And it was so liberating. healing process pa rin sa akin. Uh-oh. Tapos, after some time, napansin ng anak ko dahil nga, psychology siya. Sabi niya, may bumabalik-balik pa. You need to go through counseling. Mm-hmm. So, nag-counseling ako. Ngayon, ang sabi sa akin ng counselor ko, yung, kasi tataka din ako, bakit hindi ko naisip yan before. Sabi niya, God has a way of protecting us, or especially the children, na kapag may nangyaring ganong trauma, parang nilalagay mo lang ni Lord sa at the back of your mind, para hindi naman ma-disrupt yung growth mo and everything. Siguro sa, maybe when you're already prepared to talk about it or to know about it, saka lang yan lalabas. And then after that, so siguro nga na-realize ko, oo nga, ganito, ganyan. Kasi, aside from that, kasi marami pa talagang issue na lumalabas eh. So, that's the time na ang sabi din sa akin ulit nung ni Kim, no, after they attended the Living Waters, sabi niya, Mi, mag-attend ka ng Living Waters. You did it happen several times or just one time lang naman? Alin? Yung abuse sa'yo. Hindi ko mabilang. So, alam, many times. No? Pero by the same perpetrator. The reason why I asked that question, I want to ask you, sa program, no? Kasi nga, di ba, bisan yung mismong umaattend ng program o ng healing, bigla na lang lalabas kahit sila na siya, ha? Meron pala ako noon. And it really happens. Anong explanation dun sa ganong process? Alam mo yung para yung isang egg, no? Kapag ka... ang egg, halimbawa, ay soft-boiled lang or talagang raw pa, no? Parang habang siya ay sariwa pa, pag binasag mo, mas talagang grabe ang kalat, grabe yung damage. No? Samantala kapag hard-boiled siya, yung fully ano na, pag kinrack mo siya, mas buo pa siya. No? Same thing with a child. The younger nangyari yung abuse, lalo na pag sexual abuse, kasi assault yun. No? O kaya yung mga, hindi pa nagme-mens, tapos ina-abuse na, talagang ang lalim ng damage. No? So, kapag nangyari yun, especially if you're in a culture na hindi ka encourage magsumbo, mag-share. Yes. Tapos, kadalasan, almost without exception, sa Filipino culture and Sansa is no exception, at ako din ganun, ang nagmumulis o nag-abuse ay kamag-anak, kapit-bahay, pinsan, in some cases pa nga, mismong tatay. No? So, talagang
ayaw, eh, ang lakas sa atin ng family value, yeah. Na huwag mong sisirain niya. At kaya pinapalabas, pag nagsumbong ka, ikaw ang sumira ng pamilya. Medyo walang objective ito, sira. So, nangyayari, itatago mo lang yan. Mm-hmm. And for a child, kuha kahit wala magturo sa kanya, alam niyo na yan, I cannot let this out. Yeah. I will destroy the family. Mm-hmm. So, ganun yung nangyayari. Yeah. Kaya, sinasantabi na lang. So, ibang bagay na lang yung iisipin. Kagaya, for example, yung abuse na ikaw pinagluluto and all that. Yeah. Parang nagiging selective ka dun sa mga memory mo hanggang pagtanda mo. Oh, pero actually, yung I would imagine, I suppose na process din to ni Sasa. No? Yung resentment natin doon sa ba't ako ginawang katulong dito? Yeah. Or bakit mas binigyan ng favor yung kapatid ko, hindi sa akin? No? Yun ay hindi lang pain noong ginawa kang katulong, kundi pain na yun noong walang lumaban sa iyo noong ina-abuse ka. Oh boy. Oo, yun, mas not the pain of not being fought for. Kasi who else would protect you but your father, or your parents, or your family, whoever is supposed to be your protector. So, sa talagang nakalimutan mo totally about it. Yeah. Teka, by the way, kapipili, ang pag-forget is one way of coping. Yes. Yun nga eh. Parang, so, talagang totally, tasag mo nga, kailan mo lang na ano, nagulat it ka na lang. It was only during the living waters. Pero nung sa'yo ba, uncle mo? Oh, nag-try ka, anong pagproseso ng bata mong pag-iisip? Sumagi ba sa utak mong sabihin sa tatay mo? No. Talagang itinat cross your... Probably because I was told not to tell. Ah. Eh, alam mo yun, yung sasabihin sa'yo na, tayong dalawang lang nakakaalam nito. Ha? Okay. Oh, wag mo na sasabihin, ganyan-ganyan. Eh, syempre, pag ikaw bata, susunod ka lang. Oo. Sinabi ako ng abuser mo, wag sasabihin, ayun. Yeah. Pero hindi ka naman tinakot ng anything. Hindi naman. Eh, kasi sumunod kasi sa kagad. Kasi it started from play. Playtime muna eh. Buhat-buhat ka sa likod. Horseback riding eh. Basta biglang nasa... Dadaling ka sa room, gano'n. Ilan taon yung abuser? Ay, adult na. Adult na. So, kala parang nilalaro ka lang. Tsaka meron siyang reputation for, you know, which I only learned during my adult life na. Mm-hmm. Na may reputation pala siya. Pero anong pakiramdam mo noon nung paulit-ulit siyang nangyayari? Sa kanya kasi, it only happened once. But the next time I saw him face to face, parang may umiinit sa katawan ko. Parang syempre, na yung sexuality mo na aroused, na awakened. Na wala, it was not really a pleasant feeling. Tapos, pero hinahanap mo na rin, parang ganun. Nagustuhan yung na ano ko dun sa, kaya ako na-realize na yun sa Living Water session na, there was a session there yung about forgiveness. Uh-huh. Yung sabi, at least one name na kung sinong gusto mo i-forgive, ganyan. Nilista ko 7. Oh my gosh. sabi ko hindi pwedeng hindi ko ilista tong mga iba. Lahat sila abusers. Yes. Oh some. Gosh. Iba't ibang, hindi lang pala isang tao. Ang haba ng proseso mo, no? Yeah. I mean, because that yung pala, yun ang original. Oo. Would you say now na yung pag-inom mo ng alak at yosi ay yan yun? Yung... Most likely, most probably. Kasi, saan pa ba? If I had a healthy childhood, siguro hindi naman ang mangyayari yan. Mm-hmm. I even asked nung na-born again ako at the age of 50, parang sabi ko pa nga sa sarili ko, pag nakita ko si Lord o si God, I will ask one question. Na tatanungin ko siya, why did it took me so long to know you? Yeah. Bakit inintay mo mag 50 years old ako? Parang ganon. Pero alam mo, sinagot din. Yeah. Alam mo kung ano sabi na sinagot niya? Kasi kung nakilala mo ako ng maaga, magba-backslide ka lang. Which probably might happen kasi... Ano nga ako nung bata pa eh. Makakita ng alak, sige, inuman tayo. Sabi ko siguro, siguro nga Lord, hindi ko natatanungin.
Ayun. Wow. Kanya nung ano, simula naman noon, nung nakilala ko ang Lord, on fire naman ako, on fire. Okay. Hanggang sa ayun na nga, nag-living waters na, na talagang sinurrender ko na talaga lahat. Yan. At aalamin natin ano yung naging healing niya, yes, at freedom. Niya, yes, especially doon sa True Living Waters. Wala na yes. Kasi bigla eh. I mean, hindi yan yung proseso na, ay, nakasaralan to, ganyan. Ito parang biglang lumabas na lang eh while doing it, di ba? So, para bang sinabi ni Lord, now is the time. Oo, parang gano'n, di ba? Now the time is parang right. Ang tagal nang naka-imbak dyan, ngayon ay bibisitahin na natin. Dalawin na natin yan. Wow. Ready ka at na. At yan po ay dadalawin natin sa muling pagbabalik ng sa panahon ng paghilom. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang panahon ng paghilom. Magandang gabi, muli tayo po ay nasa panghuling yugto ng ating sa panahon ng paghilom. At napakaganda po, hindi lamang ito isang talak, kaya talaga pong pusong usapan. No? At amin pong tinitingnan kung ano ang mga nagtulak para malulong sa isang addiction, kay sigarilyo pa yon or alcohol. At ngayon pong gabi, ang ating pong panauhin, si Ms. Sasa Sarte, ay binabahagi niya kung ano ang naging kulong sa kanya doon, at tatalakayin natin paano siya nakalaya. Na, pero bago yan, gusto ko lang i-announce ang ating 20-week Living Waters. Yes, no? Ito po ay sa April na, ongoing na po ang application, at maaari po sa pakikinig nyo ng kwento ni Sasa ay naisip nyo. Gusto ko, na-abuse din ako na ko. 7 million pong mga bata taon-taon ang na-abuse sa bansa natin. Kaya, recorded, ah? Yes, it's official statistics. Kaya kung kayo po ay isa lamang sa statistics na yan, hindi po namin gustong kayo ay maging isang cold na number lang. No? Yes, yeah. Gusto po namin kayong mag-encounter to the one who knows you by name. Yes, no? So, mag-apply lang po, mag-register, mayroon po itong interview process, hindi po pwede ang walk-in. www.livingwatersphilippines.org. At meron po kayong makikita doon application form. Fill upan nyo lang. At we would love to have you. Ito po ay once a week, every Tuesday night. Anong oras? 6:30 to 9:30. Oo. At ang telephone number where they can call? 571-3904. At mag-email din po sa info@livingwatersphilippines.org. Sige, balik na tayo sa ating panauhin si Sasa. So, Sasa, ano ang
simula ng proseso mo, lalo na noong mag-join ka sa Living Waters, sa journey out of that sexual abuse na nangyari sa'yo? Actually, all the topics helped me. No? Mabuti na lang, I was already a born-again Christian before coming into Living Waters. Mm-hmm. So, more or less, kilala ko na si Lord. I was already walking with Him. Mm-hmm. So, I wanted to learn more. Actually, nung first time talagang curious pa ako eh. Because I thought I was okay. Mm-hmm. I thought na nung naborn again ako, I was okay. Ganyan na, alam ko, forgiven na ako in everything. Mm-hmm. However, during the process nga, ayun nga, pinarealize sa akin na Holy Spirit that I have to present or to give up or to give forgiveness to my offenders. Mm-hmm. So, yung first time ng Living Waters ko was the 7 days, yung ano, flagship. Yung seven training. Days. And that during that time, ang issue na inano sa akin ng Lord was about the mother wounding. Mm-hmm. So, yun. Parang prinoseso ako ng Holy Spirit kasi part by part eh, hindi isang bagsak mm-hmm. eh. Mm-hmm. So, doon sa 7 days na yon, yung mother wounding talaga ang inano niya sa akin, mm-hmm. dinil sa akin. Mm-hmm. And then, after that, parang kulang pa. mm-hmm. So, I went through the 20 weeks mm-hmm. na Living Waters program nung pandemic pa nung time na yun. Which was... Pandemic pero face-to-face tayo na. Oo, face-to-face. Pero, question na sandali, before you continue. So, yeah. When you finish the first one, feeling mo may kulang pa? Yeah. Okay. So, talaga ikaw makakaramdam nun. Bitin. Yeah. Bitin. Oh. Bitin siya talaga. Parang bang yun na ba yun? Parang ayoko pa umuwi. Meron pa. Halukayin niyo pa ako. Eh, kasi nga, inaboy ko ng 50 bago ka nag-inaboy. So, ang daming naipon. Okay, exactly. So, di nung dun sa 20 weeks naman na yun, ay, yun na talaga parang ano, dun sa 26, kaya nga I thought I was okay. Mm. Yung pala, it was just a tip of the iceberg. Mm. Kaya yun yung in-open up ko din doon sa small group namin. I thought I was okay. Mayroon pa pala. Naku, may Titanic palang darating. Kasi doon naman talaga, dinil na talaga sa akin nung ano talaga yung sinagsimula naman sa father wounding and all the rest. Sunod-sunod. Parang pinipare ka lang yan. Yes. Parang binigyan ako ng intro. Kanya nga yung pagdating doon sa forgiveness part, instead of writing down one name, I wrote 7. Dumami ano yung completion? 7. Sabi kong gano'n. Ayun, kanya talagang ano, I really needed that 20 weeks. Wow. Mm-hmm. I really needed it para lang alam mo yun, ma-process ako din siguro yung sarili ko. No? Yes. And every night, when I come home, every night, doon ako nag-journal. Yes. Mm-hmm. Tuloy pa rin yung iyak ko. Nag-journal na ako. Mm-hmm. So, eh, katabi ko yung asawa ko, natutulog siya. Kailangan yung iyak ko mahihina. Ganyan lang siya. Para hindi naman niya mahalata. Kasi parang... baka magtaka siya. Ano ba yung pinupuntahan mo? Iiyak-iyak ka. Baka ano yung pinupuntahan mo? Makasama nga. Diba? Ayun, ganun. So, since then, I found a safe place in Living Waters. Mm. And dahil nga safe place siya, parang eto lang yung lugar na hindi ko pwede ipagkaila yung sarili ko. Kung ano, pwede kong ipagkaila sa iba pero sa Living Waters. Reminds me of the woman in the well, no? Yung dati, ano, iniinom niya alak, wala hindi ano, yung Living Waters. So you drank the Living Water this time. Tapos yun, nung, and then, ang pinaka... The burden became a blessing nice. When I was invited to nice. Do a mission trip with the CTL. Consider the Lily. It's an orphanage for abused young girls. Okay, so, okay. Including mga na sexually trafficked. And that was also the very first time I confessed about yung
test, yung testimony ko doon. Yung ko yung nangyari. Oh, first time ko yung narinig. Yes, and actually, hindi naman dapat ako magte-testimony, eh, 'di ba? Pero nung narinig ng panel yung initial testimony yung, sa start. Kasi sa opening lagi bago kami magsimula ay magbibigyan ng 1 minute testimony. Oo, doon lang naman na nalaman doon sa 1 minute testimony. Ay, may issue pala siyang ganito. Kanya right there and then, nung kung second day or third day ba yung ano ni topic ni Pastor JB, saka lang ako sinabihan, baka pwede ikaw mag-ano, kasi ikaw ang bagay na mag-testimony dito. Sabi sa akin, sige, prepare mo na mamaya, titingnan ko tonight, tapos buka, tonight agad. Parang ready or not, pass the paper. Ganun ang ginawa sa... Pero ganun ang ginagawa sa akin na Holy Spirit, puro impromptu. Natulong mo naman siya. Yeah, and by the grace of God and the Holy Spirit. Correct. Ang ganda rin nung nagawa kong testimony. Totoo. And which also nakaano dun sa mga bata. Diba? Nagkaroon talaga ng shift doon sa ano nila. So since then, sabi ko, ay, alam ko na dito na ako sa Living Waters. a little bit of digression. Ano nga yung part ng testimony mo na connect sa mga bata nung panahon? Yung sexual abuse. Yeah, from the father. Yes, yes. May bago ko kasi mabiga. Marami doon sa mga bata, sariling tatay nila, nag-sexually abuse. So, nung i-share siyang ganun ding experience, nag-connect sila. Nag-connect yung mga bata. Nag-connect sila. Yung habang nagsasalita. So, yung pito mo, hindi lang Uncle, isa yun. Okay, sige. Yung habang nagsasalita ako doon, may nakikita akong iiyak na eh. Totoo. Kasi ito, alam mo yung mga bata doon, like, pwede bang ikaw maging tatay? And yung isang ano din namin sa group namin, ayaw niya mag-open kasi at the same time, nakademanda yung, sinampahan niya ng demanda yung father tatay niya. So it was really that bad. And yung testimony ko somehow helped na malaman nila they're not alone. Kasi yung minsan niya yung importante sa kanila, yung alam nilang ay hindi lang pala may taong nakakaintindi sa akin. And after that, yung mga sumunod na sessions ng small group, nag-open up na yung mga bata. I'm sure. Kaya sabi ko, Lord, thank you for that. You blessed them with that story. Actually, your story opened the gate for them. Doon pala ako magagamit yun. Thank you, ba? Totoo naman. And that's the reason. Kaya mo sabi mo nga, it meant bad for others, but it meant good afterwards. You know? So, after ka ba nun nag-20 weeks, o naka-20 weeks ka na nun, di ba? Nung mag-joy ka ng CTL. So, paki-describe nga sa amin, so, nabitin ka doon sa 1 week, tapos nag-20 weeks ka. What happened doon sa 20-week journey mo? Ay nakahinga ako ng maluwag. Ano yung natakot when you were sharing it? You know, something that you know you feel uncomfortable with because for the longest time you have not spoken it. For those who are listening right now, they're very afraid to do that, including me. Yung first time nung sinishare ko yon, parang nanginginig pa rin yung yung boses ko, naririnig pa rin yung ano. But alam mo yon, I knew that the Holy Spirit was helping me kasi kung hindi, babagsak ang luha ko eh. Or yung mag-i-stammer ako, mag-ano ako. However, I was able to deliver it in such a way na maramdaman nila. And parang ang ano din sa akin, ng kinokontrol ng Holy Spirit sa akin na yung how I deliver it, yung dahan-dahan, para mag-penetrate sa kanila yung hindi ko alam kung sino yung nagsabi sa akin. Sabi niya, manunulat ka ba para para makompose mo ng gano'n? Kasi sabi ko, that's the only way na para maintindihan din ng mga makikinig kung ano talaga yung trauma na na dinaanan. Tsaka iba pag sinusulat katulad nung naiiyak ka nung sinusulat mo, may nangyayari pa yan. Napoproseso talaga. At tsaka nasasala talaga. I mean, in terms of your feeling, what is really coming out. So that was a breakthrough
breakthrough for yes, you. It was really a breakthrough for me. Mm-hmm. Breakthrough talaga yon. Mm-hmm. Kanya, no, more than sharing it to everybody, it yes. was a breakthrough for you. Kasi dapat magsimula sa sarili. Yes. Bago yung ibang tao. So, mm-hmm. it was actually a breakthrough mm-hmm. for yes. you. Kaya after that experience or after that so episode, lumulutang na ako sa alapaap noon. Nag-perform na siya. Artistic na perform na siya yung last day. Yun. So, paano, anong naging encounter mo kay Jesus? Madami yung naging ko sa after Living Waters, parang mas madali ko na siyang marinig yung sa listening prayer. Okay. Parang yung hindi katulad nung araw, parang intay ko ng intay, Lord, hindi kita marinig, ganun yung sinasabi mo. Ngayon, konting ano lang, Lord, kasi ganito, ganyan, may sagot kagad. Wow. Up to the point na minsan kahit nagdi-devo ako, yung may naisip ako, meron akong idinudulog sa kanya, sa pagbasa mo ng devo, ayun na yung sagot. That is true. That Lord, alam mo talaga. Alam mo personal. Talaga. Oh, oh. Personal. Bisa na siya siyakan eh. Kasi pag pagbabasa mo, may tinatanong ka. Biglang pag nagde-devo ko, nakita, sinagot na niya. Totoo. Parang, Lord, close na tayo. And that's my really, Lord, ayun na nakaka-hi. Close na tayo. Close na tayo. Ganyan na kayo. Ganyan na kayo. Totoo. Hanggang sa pagpunta ko dito, I've been praying for this. Nice. Kasi, actually, hindi naman ako umuo kay Aunt Carmen. Na-abuse siya. Parang sabi ko, Aunt Carmen, umuo ba ako? Parang hindi ko yata na. Nalala, umuo ko. Anyway, kaya sabi ko, nung ganun na nga di siya, sabi ko, Lord, this will be the first time that I will be confessing this. Yeah. Mm. Itong substance abuse na ito, walang nakakaalam nito. Hindi ko maamin sa mga anak ko, nakakahiya eh. Mm-hmm. Diba? Yeah. Hindi ko maano sa kanila. Tapos sabi ko, Lord, basta ang ano lang, yung wala sana akong ma-stumble and everything. Kasi ayoko naman manisi dahil ginusto ko din to. Yes, oo. Sa ating pag-uusap ngayon, wala akong naramdamang may sinisisi. Yes. Kundi talaga yung puso mo. Nangyari. You're telling a story. Kaya gusto ko tanong ngayon yung specific doon sa sexual abuse kasi parang yung pinakamalalim na timo sa'yo. Yeah. Anong klaseng healing or what we love to say in Living Waters, anong Jesus moment mo doon? Nice. Mm-hmm. Ang Jesus moment ko, teka muna. Actually, it's the forgiveness eh. Okay. It's putting the offenses at the cross of Jesus. Uh-huh. Yun talaga, kung natatandaan mo, yung session natin na yung may pinupukpuk na gano'n na tiles yata. Smashing Idol. Smashing Idol. Tsaka yung pagdidikit mo sa cross nung mga... Pagtali nung ribbon na pula. There was a time na talagang tumagal ako doon na kaiiyak ng kaiiyak. Sabi ko, pasalamat na lang din ako na pandemic noong time na yon kasi naka-mask ang mga tao. hindi halatang yung humahagol-gol ka at yung uhog mo tumutuwa muna talaga. Sabi ko, sabi kong ganyan, grabe. It was really a moment for me. Yeah. At pati yung tiles na binasag ko, lakas ng talsik yata, napalakas ng gano'n. Tsaka yung, alam mo yun, yung proseso talaga during the 20 weeks, parang every week was a Jesus moment for me. Oh, wow. Lalo na yung sa small group namin. Ako yata may pinakamalakas na iyak time na yun. Paano yung proseso ng pagpapatawad dyan sa mga abusers mo na talagang iniyak mo? Natatandaan ko noon, nung bago pa lang akong born again at nagdi-devo na ako noon, nagbabasa ng Bible. Mm-hmm. Parang inano din sa akin, in-impress din sa heart ko to let go and forgive of the first offender, yung uncle ko. And I prayed for that. At umiyak lang ako nang umiyak nung habang nagdaanagaano ako. Mm-hmm. Nagulat nga ako eh. Sabi ko, siguro, I really had to release this. I really had to forgive these offenders. Kasi without the forgiveness of the offenders, bit-bit mo pa rin siya. Mm-hmm. Yun yung ano ko. Mm-hmm. Kanya,
tas hanggang sa nga sa living waters, yung inaano mo na sinosurrender mo sa cross. It's really the surrendering nung offender sa cross. Kasi without the cross, hindi mo magagawa. Hindi kaya talaga kapag wala yung cross ni Jesus. Yeah. It's not enough kung sabihin mo lang na, ay, na-forgive ko na siya. Hindi enough yun. It's not enough. It's really putting it on the cross of Jesus. Yung surrendering, yung physically makikita mo yung cross niya, mahahawakan mo, maitatali mo doon. At maipipin mo doon kasi yun na yung release . I imagine din nadama mo muna yung sakit noong abuse na ginawa sa'yo na sinantabi mo for many years, decades. Pero nung moment na yon, bago ka nakapagpatawad, nadama mo yung sugat noong pang-abuso sa'yo. Yes. Diba? Parang na-relieve mo ba yun? Kasi binalikan mo . Mm-mm. Hindi naman. Kanya lang yung parang biglang from flashback. Kumbaga ba sa pelikula, biglang lumabas siya. Ba't ko naalala yun? Pinaalala talaga. So, dama mo kung ano yung offense na pinapatawad mo. Yes, that's important. Kasi true. Kala na maalala mo, pero hindi mo naman alam kung ano yung... Alam, napaka-importante, no? Kasi ang sinabi sa Biblia, hindi yung magpatawad ka kasi utos yun. Forgive from the heart. No? So, at... Kasi tayong mga Kristiyano, ay, patawad ka na, Kristiyano ka pa naman. No? Pero ito, alam mong proseso yung pagpapatawad kasi dinama mo muna yung sugat, yung sakit, at yung bigat ng ginawa sa'yo. Yes. For some, like sa akin, yung parang feeling ko na nakawan ako ng childhood. No? Dahil nawala yun, di ka na uli innocent. So, iniyak ko yun. No? Sa'yo nakita ko, iniyak mo talaga yun. No? Bikilala nga pa ako, talagang kailangan niyang, kasi kami, ito yung seat, andyan yung cross sa may sanctuary. No? Yung kailangan may sumama sa kanyang pumunta kasi hindi niya makaya. No? So, with you, I could sense na your heart felt it. Yeah. Na? Salamat sa living water. At salamat kay Jesus talaga. Ay, yeah. Salamat sa cross. So, ano yung, siguro tanong ng ating mga nakikinig, so, paano ka nakawala dyan? So, yun ang encounter mo kay Jesus. So, anong naging fruit noon? Paano ka, na kung dati, pag wala ang asawa mo, umiinom ka, ano yung nakita mong, ano yung fruit ng, nang dinaanan mo. Sa addictive pattern mo. At tumigil naman siya lahat. Okay. Nawala naman na siya lahat. Simula din nung na-born again ako. Lalo na nung dumating yung unang apo. Talagang hindi na ako mag-ayos. Hindi na ako mag-substance abuse, ganyan. Tsaka, umabot din ako sa point na yung inubo ko ng matinding ubo. Na talagang kulang na lang, lumabas na yung baga kung ganyan. Talagang sinabi ko talaga, talagang binigkas ko, Lord, ayoko na nito. And then, natatandaan ko yun kasi alam ko, birthday ko yun. O malapit yung birthday ko noon . Pagkatapos noon, nung episode na yun, na sinabi kong, Lord, I don't want this anymore. Take it away from me. Cold turkey. Nice. Talaga, wow. I did not quit. I had a hard time quitting before. So, yung sinabi kong gano'n na, ano, yung ayoko na, Lord. Cold turkey siya. Tsaka, wow. Tumatabi pa rin ako sa mga nag-yosi kasi nasa call center ako noon . Di ba? Pag break time. Tumatabi pa rin ako sa mga nag-yosi. Pero sinasabi ko sa sarili ko, I refuse. Hindi ko sinasabing I quit. Yeah. Kasi talo ka dun sa I quit. Babalik . Yung totoo, I refuse. Pero habang katabi ko, may kinakain ako, nag-ice cream at hindi ka na-tempt na maki... In-expose ko na talaga yung sarili ko na, beautiful. I really had to do it para lang ma-stop ko. That's the time that I was able to stop it. You know, while you're saying that, Sasa, ang nagririma sa akin ay hindi na your need and longing for acceptance ang nagpa-fuel sa iyo. Kaya ka nga napunta. Kung hindi this time, dahil
si Jesus na encounter mo na naging totoo sa'yo, wala, nawala yung pull na yon na you can say no. Yes. As you said, you refuse. You can say no to the cigarette. Kahit katabi mo siya, no? Pili ko kahit isaksak mo sa baga mo yun, ayaw mo na, no? Yeah. May naibang panlasa sa'yo. Parang yung kanina unang tanong mo sa kanya, what made you do it? Yung naging ate ka, tapos kaya niya nagawa yun because yung ngayon may problema, nagkaroon siya ng may pagkukulang. And this time, bakit hininto mo yun is because napunuan yung pagkukulang na yun. Yeah. O nabuo. Yeah. That is, that's a very, nakita mo yung transition eh. Yes. Nakita, napaka-ano nung transition. Nag-cool. Kaya yung ginagawa, hindi siya, lagi siya na naiinganyo is because may kulang. There's something about, and then of course, is the love of Christ and the forgiveness and all that. And then when you had it, you totally kahit iharap sa'yo, wala akong pakialam. Oo nga eh. Kaya hindi talaga nagwo-work yung basta greeting or teeth and knuckling. Oo, self-control. Wala, katanong determination. Na-try mo ba yun talaga? I would imagine. Ilang beses, wala. Ilang beses ko din sinabi, I quit. Wala rin, okay, babalik ko din. Hindi, walang ibig sabihin yung I quit. Kasi talaga mo kaya. Bakit kaya hindi nagwo-work yung mga I quit-quit na yan? Kasi ano yan sarili? I quit. Pero kung yan is because, you know, God is with me. Yes. Meaning, kailangan ito supernatural. Ay, yes. That's what you need to do. Wow. We need a prayer. Yeah. Okay? Totoo. Ang ganda. Siguro, last na lang bago tayo mag-prayer. Ano sa katangian ni Jesus ang nakita mo in this story sa'yo? No? Paano yung what attribute, what character in Him na naging totoo sa'yo? Yung acceptance niya. Na regardless, whatever, madumi ka man o ano, yung kung nagpipretend ka man o ano, yung acceptance niya sa akin for who I am, what I was, and what I am now. Yung parang walang issue sa kanya. Parang woman in the well nga. parang ni-renew siya, no? Parang bigla kang luminis bigla. Totoo. You know, that's exactly, kind of pinag-uusapan natin. Why we are angry and why we are parang yung galit natin is because, you know, this is a temple of God and we were created as one at ito yung nabastos. Kaya galit na galit tayo. Pero when you met the Lord and you were able to pour it out on the cross, bigla kang luminis. So baka ni-renew ka niya. Totoo. Parang ganun na nangyari. Actually, parang siyang na-reclaim na this is what I created you to be. Yeah. Na talagang natakpan. I'm taking it back. That's why the acceptance. You felt accepted by Him no matter what. Ang prayer ko nga nun, nakakatawa eh, nung nagsisimula pa lang ako, yung my prayer was, search my heart and take away everything you find that is not right, that makes me unclean, and allow me to be the person you want me to be. Nung unang panahon nung nagpinipray ko yun, natatakot ako. Kasi tuwing pinagpipray ko yun, may nangyayaring hindi maganda. Ngayon, lately, na-realize ko, alam ko na kasi may tinuturo siya sa akin. So, nung na-realize ko yun, boldly, dinadasal ko ulit. Pero ngayon, habang tumatagal, dinadasal ko pa rin siya, pero yung wind, ano na, yung, alam mo yun, sige Lord, alisin mo na talaga. Which brings me to, talagang huling-huli na kasi minabagit ka, minsan ba meron kang relapse? Yung parang, pag na-depress ka, parang napupunta ka uli sa pag-shot, ganyan. Ay, hindi. Ang hindi naman talaga relapse na, ano, siguro, ngayon kasi lately, hindi na beer, hindi na hard, ang inino, yung red wine. Yeah, with dinner. Pag-sosyalan lang naman yun. Sapsa with the food. At saka, yung, I don't drink with other people. Kung meron mang ganon, it's either within the family lang. Celebrate lang. Yeah. Okay. So now, when you're lonely, dati umiinom ka, pag mag-isa ka, malungkot ka. Now, what do you do? Hindi na ako nalulonely. Andiyan si Lord. Okay lang na
minsan malulungkot ka pa din, di ba? Pero kasama mo siya. Oh, may Netflix na. Ay, ibang addiction yung another episode tayo. Iba yun, ibang klase addiction din yun. At one point, we're all guilty of that, lalo na naman. Alright, sige. Okay. Pwede bang ipanalangin mo? Mm-hmm. Alam mo, damang-dama ko, may mga nakikinig tayong katulad mo na sexually abused din. At katulad mo, ang pinuntahan nila ay alcohol, at sigarilyo. At yun, pero may iyak din sa puso nilang makalaya. Yes. You can pray for them. Heavenly Father, thank you so much once again for this opportunity, Lord. And I just pray and lift up to you, especially those na nakaka-relate sa akin, na medyo nahihirapan, especially na aminin at isurrender ang mga issues na to. I just pray, Father God, that you touch their hearts and comfort their hearts, knowing that regardless kung ano man yung nangyari sa kanila, you are still there loving them and just waiting for them. And I pray, Father God, that when that time comes, your embrace is the most warm embrace that you can give, just like what you did to me, Father God. And I just thank you, Father God, because of your compassion towards the people who like me na dumaan sa mga ganito. It was not really easy. It took me a lot of time. It took me years before I realized this. But through your mercy and grace, Lord God, your time is perfect. Yes, and I just pray, Father God, that there will come a time that they will surrender their lives and their hearts to you and just open their arms as well to your embrace. I lift them all up to you, Lord, in the most sweet name of Jesus. Amen. Amen. Wow. Amen. It's one beautiful of our story. Most beautiful episodes. It's a beautiful thank you for sharing. Thank you for the grace. And you're no longer the abused one. You are the triumphant one. Oh, yes. Victorious. Yes. You know what is so good also? Ang hindi yan, hindi minamadali. Hindi minamadali. You know, God's time talaga. Yes. And it's in kung kailan niya gagawin yun para sa'yo. Diba? Kanya-kanyang araw-araw tayo. Thank you again. Kahit hindi ko nakikita mga audience ngayon, pero I could see in the spirit na talagang nag-andaming nag-connect at andaming nabigyan ng pag-asa. That's right. And also again, before we end, congratulations nga again, ano, at pwede na kayong ay, yes. Oh, pinagkalooban po kami ng Donny status ng PCNC. No? At ipanalangin nyo po na talagang ma-certify na rin yon sa BIR. At kaya po, habang nakikinig kayo ng kwento ni Sasa at kayo ay merong pasanin na tulungan, lalo na yung mga bata at yung mga adults din na talagang kailangan nilang maproseso yung abuse na nangyari sa kanila. And also to prevent this abuse, ay pwede po kayong mag-donate sa Ministeryo ng Living Waters. At ngayon nga po ay tax-exempted na po yun. Ito po ay makakatulong sa paglawak ng inyong, you know, ng mission ng organization. So, please. Yung po, puntahan nyo lamang po nyo ang www.livingwatersphilippines.org at i-press nyo yung donate. At please, ipag-pray nyo po dahil ng Living Waters. Kasalukuyan po ngayon ay merong training sa Bangalore, India. Ah, that's right. Tama. Sa lugar na yun, medyo dumadami na rin. Ano? Kasi ito ang pinaka most populous nation ngayon sa mundo. Okay, on that note, kami po'y magpapaalam muna pansamantala sa araw na ito. At sana po'y maging magandang inyong pagtulog ngayong gabi habang kayo ay nakinig sa napakagandang kwento ng aming si Sasa, ang artista nating ano pangalan, Sasa Sarte. Talagang Sasa ngayon po'y nagpapakasasa siya sa pagmamahal at biyayan ng Panginoon. So, kami po ay bumabati muli sa inyo ng isang mapagpalang gabi sa muling pagkikita natin Saturday night. Good night! Good night!
Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.